Taas po natin ang dalawang kamay patungo ng langit, Panginoong Diyos. Hindi po mawawalan ng kabuluhan ang aming pagdako sa lugar na ito, ang aming mga pakikinig at panonood. Tunay nga po, Ama, every sacrifices, Lord, na aming ine-offer sa iyo. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay meron kang tugon, meron kang sagot, at meron kang mga dakilang gagawin para sa amin, sa mga taong aming pinapadalangin sa aming mga mahal sa buhay. At tunay nga po, Ama, higit pa sa aming mga inaasahan ang inyong pong ibinibigay sa amin. Kaya ngayon pa lamang dahil ng Ama, nais ka na namin pasalamatan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa himala. Salamat po sa mga dakilang bagay na ginawa mo na at gagawin mo pa. Iyon po, Diyos, ang lahat ng karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Joshua chapter 1, verse 8. Ang sabi ka naman sa Joshua chapter 1, verse 8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Pag sinabing book of the law, the word of the Lord. Kapag dumarating po yung bagong taon, ang ating hangarin, ang ating panalangin sa bawat isa ay masagana at pinagpalang bagong taon. Tama? Happy, blessed, and prosperous New Year. Katang nais ng Diyos, hindi lamang every New Year tayo maging successful and prosperous. Nais ng Panginoon all the days of our lives na tayo ay mapagpala. At mga minamahal, meron palang sikreto. Ang sabi ganun, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang ganda ng sinabi rito, then you will be prosperous and successful. At ang sikreto pala, the key, upang tayo ay maging successful and prosperous all the days of our lives ay ito po. Yung ating team sa oras na ito. Loving God and His words is the key to success and prosperity. Loving God and His words is the key to success and prosperity. Basahin nga po natin lahat. Nawala na, nasimula lang eh. Dire-diretso, malakas mo, simula hanggang, lalong malakas ng malakas sa dulo. Sige nga po, 1, 2, 3. Isa pa, isa pa. Yan. Maraming tao pinagpala minsan, pero hindi pinagpala ng tuloy-tuloy. Amen. Sabi nga, God is good all the time. Hindi lamang mabuti ang Diyos, kundi ang mabuti ang Diyos sa habang panahon. At nais ng Diyos na tayo ay mapagpala at tuloy-tuloy na mapagpala. At ang kinakailangan pala natin, mahalin ang Diyos, mahalin ang kanyang mga salita. Sa panahon ngayon, usong-uso yung instant, di ba? Instant mami, instant coffee. No? Ito yung panahon ngayon na sabi nga ni Joseph, sabi niya, ahapon, kumakain kami sa isang 24/7 na kainan. Sabi niya sa akin, alam mo papa, yung classmate ko every morning hindi na nakakapag-almusal yan sa bahay nila. Kaya ang nangyayari, dumadaan na lang sila sa 24/7 na store. No, na food store, bibili na lang ng mga instant food. Pakisabi, instant food. Yung mga instant food na ito, yung microwave oven lang. Pagkatapos, kukunin na, babayaran mo, kakainin mo na. Diba? Ito yung panahon ngayon na halos ang lahat ng tao ay nabubuhay na sa mga instant. Tama? Diba? May mga instant noodles na lulutuin mo in 3 minutes. Mga ganyan. Yung iba, in 5 minutes. Pero yung iba, wala nang lutuan. Buhusan mo lang ng mainit. No? I-close mo lang yung lid, no? O yung cover nito. And after that, makakain mo na. So sa matanda mo, mga minamahal, ito yung panahon ngayon na usong-uso yung mga instant. At maging sa mga Kristiyano,
nauuso na rin yung mga instant. Amen. Naunawaan po ninyo ako? Yan. Tingin kayo sa akin. Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Magpipray, konting prayer, tapos na. Instant prayer. Kaya pag tinanong mo, nagpipray ka naman, oh naman, araw-araw nga ako nagpipray. Gano'ng kahaba? Instant. Ganyan. Nagbabasa ka ba ng Bible? Oo naman, palagi, regular. Gano'ng kahaba? Instant. Basta pagbukas ko ng Bible, nabasa ko na, sarado na. Alam mo naman, ang buhay ngayon ay, ang buhay ngayon ay very busy. Very busy ang buhay ngayon. Amen. Ganoon. Kaya ngayon, nauuso ngayon ang mga panambahan na instant, no? Paigli ng paigli ngayon ang mga services. Noon ang services, morning and afternoon, or morning and evening. Aagan ka ng morning, then babalik ka ng afternoon or evening. Ganoon noon talaga ang pagsamba. Pero ngayon, nauuso na ngayon, ano na lang, morning na lang. O kaya afternoon na lang. Pero mas nauuso pa ngayon yung mga 2 hours na service. Minsan 1.5 na lang. Minsan ay 1 hour na lang. Minsan 30 minutes na nga lang eh. Kaya nga sabi na iba, saan ka umaatin? At dito ako umaatin sa church na ito na nasa mall. Bakit? Ang bilis kasi ng service dito eh. Papasok ako, maya-maya lang, labas na ako. Ganyan. So, ito po yung panahon ngayon na nauuso yung mga instant. At maging sa mga pagsamba, mga instant. Pananalangin, pagbabasa ng Bible, instant. Pero mga minamahal, hindi tayo magtatagumpay kapag nabubuhay tayo sa instant. Masahin natin muli yung Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate. Pakisabi, meditate. Ano sa Tagalog yung meditate? Yan. Ano sa Tagalog yung meditate? Anong pagkakaiba ng read sa meditate? Pag binabasa mo ang isang bagay, ano ang pagkakaiba ng binubulay-bulay mo? Ano ang pagkakaiba nun? Ano ang pagkakaiba nun? Ano ang pagkakaiba ng binubulay-bulay mo? Meditation. Ano yung pagkakaiba ng binasa mo? Yeah. Parang ganito, di ba? Tingin kayo sa akin. Yeah. Masarap na pagkain. Niluto ng magaling na chef. Yung masarap na pagkain, niluno. Hindi na niluya. Hindi niya nanamnam yung sarap ng pagkain, ama. Pangalawa, naging acidic pa yung tiyan niya. Nagkaroon ng acid. Bakit? Sapagat yung tiyan niya, nahirapang ngumuya. Sapagat ang lalaki ng sinubo niya, yung kanyang intestine, nahirapang mag-grind. Nakikinig pa ho ba tayo? So, ang nangyari, nagkaroon siya ng hyperacidity. Yun yung mga tinatawag nating instant. Ang tamang pagkain, ganito, lalo na kung masarap. Pagsubo mo, namnamin mo yung sarap. Wow, ang sarap. Talagang namnamin mo talaga ang sarap. Ama, nanamnam mo na yung sarap. Pangalawa, nagagrind mo pa ng manilinggit. Dahil dito, yung bituka mo, particularly yung small intestine mo, hindi na mahihirapang mag-grind pa. Tama. Ayun. So, ang nangyari, nanamnam mo na, lumusog pa ang physical mong katawan. Ito ang ibig sabihin ng meditate. Yan. Namnamin mo ang salita ng Diyos. Huwag mo lang basahin. No? Pagbukas mo ng Bible mo, no? Basahin mo, pero huwag mo lang basahin, intindihin mo. Intindihin mo. Anong nangyari? Bakit nagaganon? Ano bang natutunan ko rito? Ano bang mensahe sa akin ng Panginoon? Dapat ganon, namnamin mo talaga. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? Pag tayo ay tumatalo, namnamin mo talaga yung mensahe. No? Paglilipad yung isip mo.
What? No? Ay, mamamalingi pa ako mamaya. Ano kaya ulam namin? Bulalo kaya? O ganun talagang habang tumatalo ka, namnamin mo yung mensahe. Namnamin mo. Pag nananalangin ka, huwag nagmamadali. No? Lord, alam niyo naman po yung mga pangangailangan ko. Alam niyo na po yun. Alam niyo na po. In Jesus' name, amen. Hindi ganun. Pag nananalangin na lang, kausapin mo talaga siya. Amen. Alam mo ninyo, sabi ko nga sa marami, no? It actually, ito talaga yung strength ko eh. Ito yung strength ng Kingdom of Jesus Fellowship. Pagtatalo ka rito, matara talaga yung salita ng Diyos. Bakit? Ito po kasi ako tingin sa magandang lalaki sa harapan. Pag nagbabasa ako ng Bible, or any Christian tracts or literatures, o kaya naman na Bible na na-upload sa cellphone, pag yan ay binasa ko, alam mo ang gagawin ko, tingin po kayo sa akin, yung Bible, dinidikit ko sa puso ko. Dinidikit ko. No? It is a gesture ng ibig kong tukuyin, Lord. No? Itong nabasa ko, huwag ko itong makalimutan. Itarap niyo ito ng malalim sa puso ko. Ibaon niyo ito, maisa ka buhay ko ito. At sa sandaling, ito'y aking ipangaral. Lord, ito rin po itatap niyo sa puso nila. Nakikinig po ba tayo? Ganun po, mga minamahal. Ganun ang ibig sabihin ni Diyos pa. Ayan o. Keep this book of the law, the word of the Lord, always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Ito ang resulta. This gonna be the result. Then you will be prosperous and successful. Kahit na ano, kahit na ikaw ay isang estudyante, no, ang sarap mag-aaral talaga. No, kaya nga pinapayo ko sa mga nag-aaral, pagbutihan ninyo. Kasi noon, nung ako'y nag-aaral, estudyante ako, walang pulero eh. Saan ako natatagpuan? Sa sugala, sa inuman, sa bilyara, nagkakating classes, magnambugola ng mga chicks. Ganon. Kasama ako sa mga kulit gang, makukulit. Kaya maraming buhay ng marami yung aking buhay estudyante, nasayang talaga. Kaya pag nakakita ako ng mga estudyante ngayon, nanghihinayang ako sana na pagbuti ko yung pag-aaral ko noon. Salamat na lang sa Diyos, eh kahit na hindi ako magaling, no? Actually, kahapon nga, tinuturoan ako ni Joseph. Kasi hindi ko may pronounce, sabi ko. Can I put the bag there? Papa, hindi there. Hirap na hirap ako mag-pronounce. Sabi ko, pabayaan mo na. Bisaya yung dila. Hoy, bayaan mo na. Tinuturoan niya ako ng tamang pronunciation. Grade 5 yun, ha? Grade 5. Isipin mo. Tinuturoan ako na mag-50 na this coming May. Pero hindi halata, no? Parang ano lang ako, 51. So, ano pong ibig kong tukuyin? Eto. Pag ikaw ay nagre-review, binabasa mo lang yan, hindi mo sinasa puso yan. Pagdating ng exam, wala, di ba? Pagsaka, hindi ka pasado. Nag-aaral ka, hindi mo naman pinagbubuti pag-aaral mo, nag-explain yung teacher mo, di ba? Tapos nariyan ka, lumilipag-isip mo, nakikipagkwentuhan ka lang, no? So, anong mangyayari? Pagdating ng during examination time, anong mangyayari? Hindi ka nakakapasa, tama? Kasi nga, hindi mo naman talaga pinagtuunan ng pansin. Yun. So ito ang nais ng Lord, no? Na mahalin natin ang salita ng Diyos, mahalin natin ang Diyos, kung magkagayon ang sabi ng Bible, then you will be prosperous and successful. Then you will be prosperous and successful. Alam mo, yung ikaw ay nagmula sa isang prominent school, advantage yun. Yung ikaw ay nagmula sa isang tinaturuan ka ng magaling na instructor or professor or teacher, advantage yun. No? Advantage yun. Pero kahit na gano'ng kagaling ang guru mo, kahit na gano'ng kagaling ang eskwelahan mo, pero ikaw na nag-aaral, ikaw na tinuturuan, hindi mo sinasa puso yan, walang kabuluhan. So ito ang nais ng Diyos sa mga minamahal. Huwag instant basa ng Bible. Nagbabasa ka ba ng Bible? Oo naman.
Gano'ng kahaba? Instant. Nagpipray ka ba? Oo naman. Gano'ng kahaba? Instant. Alam na ni Lord yun. Kaya nga ngayon, usong-uso, ang mga churches ngayon, mga instant. Sabi nga ng pastor doon sa may kamuning kaibigan ko. Sabi niya, pastor, sabi niya sa akin, dalawang oras yung service namin, nahahabaan pa ang kongregasyon. Iigli ako, gagawin ko 1 hour. Isipin mo, 2 hours na nga lang, gagawin niya pang 1 hour. Pero hindi kami nagsimula sa ganon. Alam namin lahat yung pagkababata kami sa Panginoon. Umaattend ako ng Sunday morning service. Tapos babalik ako ng afternoon service pa rin. Isipin mo, morning and afternoon na attend ko. Tapos ngayon eh, paiglian na lang ng service instant. Kasi nga, very busy na ngayon ang mga Kristiyano. Pero po ay magagaling sa akin ha, gaano kayo kahaba mag-makeup? Gaano kayo kahaba maligo? Gaano kayo kahaba mag-lipstick? Maglagay ng eyelashes, mascara. Gaano kayo kahaba maglagay ng mga whitening lotion? Oh, tanungin natin, gaano kayo kahaba sa parlor? Gaano kahaba? Hello? Gaano ka tayo kahaba maligo? Lalong-lalo na kung may minamahal o nagmamahal o kaya naman ay may tinatarget o nagpapatarget ang tagal-tagal sa banyo. Tama o mali? Sabi nga ng isang senadora, ako ang lugo ko ay nasa bathroom. May asawa siya pero may sarili siyang bathroom sapagat nandoon ang lugo niya. Kaya makikita mo ang bathroom, ay nako, andun na ang lahat sa bathroom. Nandun na, nandoon ang panglilis ng buhok, ang pampahaba ng buhok, ang pampakapal ng buhok, ang pampakulay ng buhok o para manatili ang kulay ng buhok. Hello! No? Kaya nga ang sabi ganoon ng Lord, o sa si Joshua pa na, actually si Joshua yan eh. Ang tanong, sino ba si Joshua, lingkod ng Lord? Was he an ordinary person? Hindi po. Si Joshua ay isang presidente. Isang hari ng bansang Israel. Siya po ba ay binata? Single? Hindi. May asawa siya at meron siyang mga anak. And despite of his busy schedule, ang sabi ng Lord sa kanya, make me and make my word the priority of your life. Love me and love my word. Then, you will be prosperous and successful. Alam mo, si Abraham Lincoln, hindi ko na siya inabot. No? Pati nga si Marcos, hindi ko na yata inabot eh. Si Corey na lang yata. Pero alam niyo po ba, nang binasa ko ang biography ni Abraham Lincoln, alam mo ba na every 4 o'clock in the morning, gumigising siya. At siya ay lumuluhod at nagbabasa siya ng Bible. Every 4 o'clock in the morning. Ito ang sabi niya, how can I govern? Paano ko pamamahalaan ang napakalaking Amerika, 52 states? Kung kulang ako ng kaalaman at hindi ako sinasamahan ng Diyos. Hello, kita o pahuna rito. So despite of busy schedule ni Joshua, ang sabi ng Lord sa kanya, huwag mong ilalayo ang aking mga kautosan, ang aking mga salita sa iyong bibig. Bulay-bulayin mo yan araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng mga nakasulat diyan. Kung gayon, ikaw ay mananagana at magtatagumpay. Nakikinig pa ba tayo? So ang nais ng Panginoon, tayo ay managana, tayo ay magtagumpay. Psalm 119 verse 15. I meditate on your precepts and consider your ways. Yan. Ang iyong mga kautosan ay aking bubulay-bulayin. No? Alam mo, hindi ka makakasunod sa kautosan ng Diyos na hindi mo binubulay-bulayan.
Kaya alam mo sa Bible, yung word na incline, iyon ay natatagpuan sa mga Old English Version ng Bible, particularly sa mga King James Version. Incline thine ears unto my saying. Ano ibig sabihin nun? Ikiling mo ang iyong tenga. Nang ibig sabihin, pagtuunan mo talaga ng pansin. Amin po ba? No? Ituloy natin ang magbasa. So verse 23. So rulers sit together and slander me. Your servant will meditate on your decrees. Ano ang ibig sabihin niya? Kahit pang may humadlang sa akin. Kahit sino pang matataas ang humadlang sa akin. Hindi ako papayag na hindi ko mapagbulay-bulayan ang salita.